Tumitindi ang agawan sa posisyon sa pagka-alkalde ng Pandag, Maguindanao del Sur. Nagkagirian pa ang magkabilang panig na humantong umano sa hostage taking. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Avanceña. Kasama ang ilang kaalyado at tauhan, pinasok ni Maguindanao del Sur Governor Bai Maria Mangudadato ang Mayor's Office ng Pandag, kung saan nagtatrabaho raw si Vice Mayor Zihan Mangudadato. Maya-maya ay binikitan niya na ang vice-alkalde at saka hinablot ang cellphone. Dito na nagkagulo kung saan sinubukan ng mga lalaki at ilang pulis na umawat. Sapul din sa video na may nagkasuntukan. Nagsimula ang tensyon dahil sa awayan sa posisyon ng pagkamayor ng Pandag matapos na makulong sa kasong double murder ang nahalal na si Mayor Toy Mangudadato. Naghain naman ng election protest ang nakalaban ni Mayor Toy na si dating Maguindanao Administrator Muhajeran Oji Balayman, bagay na kinatigan ng korte. Si Balayman at si Governor Bai Mariam ay magkaalyado. Gayunpaman, nagdesisyon ang Ministry on Interior Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region na ang asawa ni Toy na si Vice Mayor Zihan ang mapaupo bilang acting mayor. Nauna nang sinabi ng kampo ni Vice Mayor Zihan na may hostage taking pang nangyari at may mga putok din daw ng baril. It was really traumatic. Imagine she was performing her job as acting mayor. All of a sudden, the governor of Maguindanao del Sur would visit her office. Ang dami pa nila, no? Kasama nila Mr. Balayman. Tinuturo-turo siya at sinabihan na pa-filean daw siya ng kaso. At nung nagtanong ng nagsabi pa na dapat daw si yung kanyang protege, si Balayman, ang mag-upo sa opisina na iyon. Itinanggi ng kampo ng gobernadora ang alegasyon ng hostage taking. That's the greatest fake news na lumabas po. Inang pumapasok pa lang si Governor Mariam, kitang-kita sa video. Binibidyo niya si Governor Mariam. Yung kanyang cellphone ay nakatutok dun sa face mismo ni Governor Mariam. Kaya Governor Mariam tried na abutin yung cellphone. Dahil sa political unrest sa Pandag, namagitan na sa gulo ang PNP at AFP. Sa ngayon ay bantay sarado na ng tangke, sundalo at mga pulis ang munisipyo para walang gulo. Payo naman ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Status quo muna ang paiiralin sa Pandag at wala munang uupo bilang alkalde hanggat walang malinaw na batayan kung kaninong hatol ang susundin. Pero sabi naman ng kampo ni Vice Mayor Zihan, nakapagpiansa na ang kanyang asawang si Mayor Toy at hinihintay na lang nila ang Certificate of Recognition mula sa Ministry of Interior and Local Government para mabalik sa opisina. Nagbabalita mula sa Frontline, Jem Avanceña, News 5.